Ayun mga ka-body, yung ating mabait dito sa rooftop ay nanalbahe na naman dito sa ating halaman. Dinagalan ko na nga ng mga bato itong aking halaman dito, pero ayan, pinasok pa rin ang ating mabait. Kaya ngayon, sakto naman, dumating na yung ating order na mouse trap. Kaya ngayon, sana matapos na yung pang manalbahin itong ating mabait dito sa rooftop. Makita nyo yung mga lupa, ayan, nagbagsakan na naman sa baba. Ayan pa, and then itong ilalim ito, hinukay. Ayan mga kabadyo, hinukay ang ilalim. Ayan. Okay, so buksan na natin yung ating mouse trap. Okay, so yan mga ka body, mga ka DIY, dumating na rin sa wakas itong ating mouse trap. Ito ay from cookieandmilo.ph. Okay, buksan na po natin to, kasi talagang ako ay naiinis na dun sa ating alagang mabait dito sa rooftop. Sabi ko nga, ikinarangan ko yung aking gate sa baba para hindi makapasok yung mga stray cats, kasi ginagawang tirahan ng mga stray cats itong aking rooftop ay nagkalat yung kanilang mga pupu at ang kanilang mga ihi. Kaya dito sa rooftop ay dati grabe ang panghi at grabe ang baho, kasi ginagawang lugar lampungan ng mga pusa itong rooftop. Hanggang sa dun sa bubong ay nakakaakit pa rin sila. Kaya yung aking pamangkin na dati ay dito nakatira sa rooftop ay naiistorbo dahil sa ingay ng mga pusa na nagkakalampagan, naglalampungan dun sa yero na bubong ng rooftop. Kaya sabi nga, nung mawala yung mga pusa, ayun, naglaro ang mga daga. Pero hindi naman siguro maraming daga dito sa rooftop. Baka isang piraso lang, isang malaking daga lang. Hopefully, mahuli ko siya ngayong gabi dito sa ating binili na mouse trap. Ayan, mga ka-DIY, mga ka-body, ito yung ating mouse trap. So, syempre, bago natin ito pakawalan, dapat malaman natin kung paano ba ang mekanisim nito. Kasi this is my first time na gagamit itong mouse trap na ito. So, baka ako mahuli nito dahil hindi ko alam kung paano gumamit nito. Okay, let us remove this tape. Paano ba ang mekanisim nitong mouse trap na ito? Biglang tumalsik eh. Tumaan yung... Okay. So, yun. Ganun pala siya. Okay. So, nakatape siya. Ngayon. Siguro kailangan nakasabit siya. Ito nga rin kung paano mekanisim nito. So yun, nakalock na siya, di siya mabubuksan. Pero paano siya uli umuun? Okay, so ganon. So ganyan ang orientation niya. Ito yung kanyang lock. Kaya naman, paano siya mahuhuli? So yung bait, andito. Nakabitin dito yung bait. Basically, ito. Okay, so nakalock nga siya, hindi siya basta mabubuksan. So yun pala, kapag ito ay bumaba, ibig sabihin naka ito ay nakataas ito, itong manglock na to. Ito ay nakababa rin dito. And then ito ay nakasabit dito. Ganon. And then kapag andito yung pain natin, napatundan din yung pain. Then let us try. Umubra ba? Paano siya matatanggal? Uy! So, ganun pala siya. Kapag hinatak na yun,
Pasensya na mga kabady, ngayon ako nakagumamit ito. So yung palang pain natin, dapat andito. Dito. Uy, ayun, ako nang nahuli. So di dapat dito, nakatali dito, o nakatusok dito yung ating pain. So kapag hinatak ng daga, yung pain, sasara itong ating trap. Okay? So yun, madali lang pala ito. Ang gawin natin, may dala ko dito pampain. Isda, yung aking dala. Ito yung aking dalang isda na pampain. Yung gagawin natin, itutusok ko na lang itong isda dito sa ating rod. Okay. Tusok ko muna siya. Yep. Okay. Ayan. Yung tusok natin itong ating pain dito sa ating mousetrap. Hopefully, mahuli na siya ngayong gabi. Sa palagay ko naman, nag-iisa lang yung ating alaga dito sa rooftop. So, lusot natin dito sa butas na to. Okay. Skip siya. Dapat talaga doon sa loob natin ipapasok to. Pero baka naman ako mahuli. Anyway, hindi naman ito masakit pag tumama sa kamay. Kaya, ingat lang. Ayan, hawakan ko dito para itutusok natin itong ating pain dito sa ating mousetrap. So, kapag hinatak ngayon ng daga ito, ayan, pag hinatak ng daga yan, ito ay sasara. Okay? So, ipis na natin itong ating mousetrap dun sa area kung saan gumagala yung ating mabait na alaga. Alright. Okay, pwesto. Okay. So, dito natin siya pwesto sa side na to. Ayan. Okay. Diyan na lang siya sa side na to para pag pumasok siya dito, wala na siyang kawala dyan. And then ito, lagyan natin ng pabigat para hindi malaglag. Hanap tayo ng isang bagay ng mabigat na ipapatong natin dito para hindi malaglag itong ating mousetrap. Medyo magulo na rito sa ito. Okay. Clear ito mga kabady. Ang idadaga natin dito. Ayan. Parang hindi siya malaglag. Okay. So, kapag pumasok siya rito, kukunin niya yung isda doon sa loob, mahuhuli siya. Okay? Malalaman natin yan kung success ba itong ating mousetrap. Bukas ng umaga. Okay? Ngayon mga kabady, check natin itong ating mousetrap dito. Oh my goodness. Hala. Ow! Kakakilabot. Ngayon mga kabady, tumatay yung balahibo ko. Ayan. Sa wakas na holder natin itong bite ito na sumasalbahin itong ating mga pananim dito sa rooftop. Ayan. May kulay. Tanggal natin yung bigat. Ay. Ang gilibot na ako mga kabady. Na hindi pala ibo ko. Oh my god. Sa wakas, nahal rin kita. Ikaw pala yung mabungkal ng mga lupa ko rito sa mga halaman ko rito sa rooftop. Oh my goodness. So yun mga kabady, thank you dun sa seller nitong ating nabili na mousetrap. Ayan.
nahuli ko rin itong mabait na dito sa rooftop. Kasi halos isang buwan na akong pinipinsarin itong mabait na to. Eh dati wala akong pang huli ng daga na ganito, itong mouse trap na ganito, itong cage. So ngayon, ayan, sa wakas, successful. Napaka-effective itong inyong mouse trap, mga ka-body. Salamat po, salamat. Nabawas na konti dun sa ulo ng ating pain, ay konti lang. Ayan. Okay, thank you, thank you. Sa wakas, makakampanin na rin ako dito sa rooftop. Pero kung sakaling meron muling akit dito, okay, gagamitin ko dito ang ating mouse trap na to para mahuli yung mga mabait dito na umakot sa rooftop. Alright, thank you, thank you. Maraming po salamat. Ayan, so yan lang po mga ka-DIY, mga ka-body. At lagi po natin tatandaan, ang taong gumigising ng maaga, maraming biyaya ang nakukuha. Hanggang sa muli po. Bye-bye!